Kasi ka daw, kasi ang daming gustong malaman kung effective nga ba ang skincare peeling lotion na kulay yellow kumpara dito sa kalamponin ko. Kumpara dito sa kulay orange. Yellow at orange. So ang gagawin ko, susubukan ko tong yellow kasi ito yung gusto nilang malaman kung effective nga ba siya. So hindi pa ako naglalagay nito ngayon ko pala sa susubukan March 1. Tapos titingnan natin bukas kung meron na siyang resulta. Ang sabi dito, maglagay daw every 15 minutes bago ulit maglagay tuwing gabi. So, maglalagay na po tayo. Ginagawa ko kasi ginaganto ko siya. Nasake ko na to eh. Ulitin ko na lang. Yan. Wala siyang amoy pero mabango siya. Oh my God! Wow! Saan rub? Rub ba tawag dito? Ganyan. Tapos, saka ako siya papahid. Yan. Bukas, tignan natin kung anong resulta niya. Kung mamamalat ba siya bukas o hindi. Ngayon ko lang sa susubukan kasi ang ginagamit ko dati yung orange. Sabi nila mas maganda daw yung dilaw. Subukan natin kung maganda nga. Galing para pantay. Unang pahit. Tapos after 15 minutes maglalagay ulit. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oh, di ba? Para tayo nakamaskara. So after 15 minutes, maglalagay ulit tayo. Unang gabi natin 'to sa paglalagay. Ibig sabihin, unang lagay pa lang natin. Kasi ang dati kong ginagamit, orange, bold ulit ako, di ba? A few moments later. At yun na mga kasigad, i-update ko lang kayo. Siyempre, nakatatlong lagay na tayo. 15 minutes ang pagitan ng bawat paglalagay ulit sa isang gabi. Tatlong beses ako naglagay. So, first time ko ngayon, March 1. So, bukas, abangan ninyo ang resulta. 5 hours later. Good morning mga kasigad. So, for the dispute mga kasigad, ito na i-update. So March 2 na ngayon, ang nangyayari na is para na siya nagki-crystal, di ba? Tapos hindi pa siya namamalat kasi one night ko pa lang siya nagagamit. Siguro mga 2 nights bago siya mamalat. Tapos ang pakiramdam ngayon is para siya mayroong salamin. I mean, yung mukha mo nakabanat siya pero hindi siya masakit. Tsaka masarap sa pakiramdam. Tapos tignan mo yung tsura, makinis. One night pala siya. Sana pang 2 nights mamalat na siya. Hindi ko na kayo ma-update sa pang 2 nights kasi medyo mahaba na yung video. Baka tama rin na kayo panoorin. Isi-separate ko na siya sa kabilang video para sa part 2 ng video na ito. At yun na nga mga kasikad, update na naman tayo. Ang itsura po niya is para siyang oily. Pero kasi katignan niya, pag hinakakan niya siya, hindi siya basa, hindi siya oily. Oh my God! Wow!
Kagabing pinahit ko is na-absorb siya ng balat ko. Siguro mga 2 nights mamamalata talaga to kasi ang dami ko nilagay kagabi. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tapos yung mga, kasi meron akong pimples dito na tutubo dapat. Kagabi kasi nakakapako na siya, meron siyang parang bukol na maliit. Alam niya naman siguro yung pagtutubo kayo ng pimples. Tapos hindi siya tumuloy, parang bigla siya nawala ngayon. Siguro na-absorb na siya ng skincare na peeling lotion. Meanwhile, naman kasi kad nandito ako sa dilim, ay ibig sabihin, madilim yung kwarto ko. So ganito yung itsura pagka nasa dilim ka. Tapos titignan naman natin kapag ka nasa liwanag. Oh, ayan. Ayan yung itsura. Hindi siya masakit sa araw kasi maaga pa. Pero kapag katanghali na tapos nagbilad ka sa araw, naku, bawal na bawal po magbilad sa araw. Kapag naglagay ka po ng skincare, peeling lotion sa mukha mo, bawal ka po magbilad sa araw. Tsaka bawal ka po magpasikat sa labas gamit ang araw. Ang gulo. Hindi. Basta ang totoo, bawal ka talaga magpasikat. Kahit anong ilalagay mo sa mukha mo, kahit hindi yan skincare, peeling lotion, kahit ano yan, bawal ka talaga magpasikat sa araw kasi sobrang init ng araw, ina-absorb ng katawan mo. Yung katawan kasi natin, I mean yung mukha kasi natin, kapag kanilagyan natin ng mga kung anik-anik, kalimawa yung mga pampa-beauty product, nagkakaroon kasi siya ng open pores. Hindi ko alam kung open pores tawag doon. Hindi naman na expert sa ganito. Kumbaga numinipis yung balat kasi natin, hindi na siya kayang i-absorb ng araw. Di ba nga nagpapagputi tayo, ibig sabihin inaalis natin yung melanin, yung kumukontra sa araw para pumuti tayo. Kaya ngayon, bawal tayo masyado magpasikat sa araw. Pwede naman tayo masikatan ng araw pero konti lang, hindi naman yung totally na magbibilad ka na para kamang sa sunbathing. Meanwhile, watch out mga kasikat. So ayan po, lumiliwanag na po. Medyo nakikita na natin yung tunay na nangyari sa mukha natin. Ngayon po, lumiliit po yung mata natin. Hindi naman siya dahil sa sakit na mangyayari. Lumiliit siya dahil maliit naman talaga yung mata natin. So watch out po pala kay Robicon TV. Meron po siyang YouTube channel. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa kanya. At kay May Antisoro, meron din po siyang YouTube channel. Huwag niyo rin po kakalimutan mag-subscribe sa kanya. Supportan po natin yung mga maliliit na YouTuber na katulad namin, natin, at saka nila. Wala pala doon. At saka ng iba. Siyempre, supportan po natin ang bawat isa. Tulong-tulong po tayo pataas. Watch out din po kay Christian ng Esperanza. Hindi ko alam kung ano YouTube channel niya. At ilalagay ko na lang po yung description link nila sa baba para po i-click na lang ninyo kung gusto ninyo mag-subscribe sa kanila. Pero sana mga kasikat, mag-subscribe na po kayo sa kanila. Watch out din po kay Gilbert Ibanez. Lalagi pong magtatanong sa akin kung meron po akong vlog. Salamat po sa support, ha. Ayan na nga mga kasikad. Ang texture. Wow, texture. Pag nasikata siya ng araw. Tara! Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Nalamit dito. Ano lang yan, ha? Hindi yan ilaw. Ano lang yan? Sikat ng araw na bumabanda sa aking crystallized na mukha. Sana all talaga crystallized. At yun na nga mga kasikat, dagdag ko na pala, pag magbabanlaw pala ako nito, hindi ko na siya lalagyan ng sabon kasi trip ko lang. Hindi ko na siya lalagyan ng sabon kasi yung pakiramdam mo kasi kapag ka naglalagay ako ng sabon tapos magbabanlaw ako, di ba pinahiram ko siya ng skincare peeling lotion sa mukha. Nagpahid ako ng skincare peeling lotion sa mukha tapos binalawan ko siya ng may sabon. Medyo nagdadry yung mukha ko para siyang ano, liha. Ewan ko kung anong number ng liha. Pero nagda-dry siya kapag ka may sabon. Tapos kapag ka wala namang sabon, nandito pa rin yung pagiging makintab niya tsaka malambot ng mukha natin. Pero depende siguro sa sabon niya kasi ang ginagamit ko sabon, Surf. Hindi, joke lang. Mga kasi hindi talaga ako nagsasabon sa mukha kapag nagpapahid ako ng skincare kasi trip ko lang. Ang nakalagay din kasi dito, bawal siyang i-rub or i-scrub. Siyempre, pag inirarub natin siya, tsaka i-scrub natin, baka masira yung mukha natin, tsaka magasgasan. Alam niyo naman, nag-iingat nga tayo, di ba? Kaya tuloy-tuloy natin yung pag-iingat natin. At
Diyan na nga natatapos ang video nito mga kasikat. Kung hindi ka po nangapot subscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na lamang pang subscribe button sa baba, bell button sa gilid, para every week updated ka sa aking video ang ilalabas. At saka mga kasikat, baka meron po pala akong mga maling nasabi sa video ito, correct me if I'm wrong, tatanggapin ko po yon. Peace out mga kasikat, bye bye.